Shalom, shalom, shalom. Ang kapayapaan ng dakilang Yahusha ay mapasa inyong lahat. So, shalom, shalom, shalom. Magandang gabi. Nais ko parati na mag-live sa mga ganitong oras kasi yung oras na ito ay tahimik. Matahimik. Tapos province pa. Ang maririnig mo yung mga tunog ng palaka at saka mga insekto na gumagawa ng tunog sa gabi. So, expect nyo parati na kapag gabi na ganito na tahimik. Maraming mga... At saka maganda yung panahon kasi yung panahon dito sa province kapag medyo umulan, wala nang signal. Nawawala yung signal. Saka dito sa province pag ganitong oras, ang maririnig mo na lang puro tunog ng palaka, insekto, lahat-lahat. So, bago tayo magsimula ng sharing about paano tumawag sa humingi ng tulong sa anghel, yun, ganda, ay linisin muna natin yung inyong mga pag-iisip to be open. Dapat open kayo sa... I-cleanse muna natin ha yung pineal gland nyo para yung pag-uusap natin about spiritualism ay mabilis yung maunawaan. May banal na kasulatan na kahit anong share mo ng pangunawa kung ang pag-iisip ng isang tao ay sarado dahil sa mga toxic na kinakain ito ay, at saka sa fluoride, talagang hindi niya mauunawaan. So, cleanse muna natin ha yung pineal gland nyo, yung spiritual senses nyo. Kasi yung pag-uusapan natin ay isang divine, banal na pag-sharing. So, cleanse muna natin. Enjoy nyo, hear them, i-feel nyo yung music, tapos relax lang. I-synchronize nyo yung isip nyo sa tunog at saka sa puso. So, i-clear muna natin yung kaisipan, enerhiya at aura nyo. Ito ay isang sacred
gusto mong tumawag or mag-connect sa isang banal na nilalang like angels or good spirits, kinakailangan mong i-cleanse muna yung mga aura. Yung pag-cleanse ng aura ay maraming pamamaraan. Mayroong pamamaraan na sa pamagitan ng manalangin o sa ngalan ng ating tagapagligtas, Jesus sa Tagalog, but in Hebrew, Yahushua, yung tunay niya na pangalan. So, pwede din na yun na always think na kapag tumatawag kayo sa anghel or gusto nyong kumunik sa anghel, kailangan nyong i-connect ito sa pangalan ng dakilang Yahushua, Hebrew na pangalan ni Jesus, upang ang kanilang pagtulong ay walang balakid or ano paman. Kasi sila ay gagalaw at tutulong sa isang madamdamin or isang panalangin na mataimtim na galing sa puso. So agad-agad sila nabababa at tutulungan kayo sa inyong mga problema sa buhay. Ang mga anghel ay nandyan sa inyong mga buhay sa iba't ibang pamamaraan at sa katunog na hindi nyo inaasahan at saka hindi kayo aware na sila pala ay ang siyang tumutulong at sumasagot sa inyong mga panalangin, sila yung instruments. Kaya tinawag sila na ang yung angels sa Greek, tinawag ito na angelus. Pero sa Hebrew, ito ay tinatawag na malak, na ibig sabihin ay mensahero or nagre-representa sa espiritu ng Diyos na bumaba dito sa lupa. So, malak. Again, in Hebrew, tinatawag yung angels na malak. Ang malak ay may original Hebrew word na mem, lamed, at saka chet. Nang ibig sabihin ay ng representante ng dakilang Yahuwa sa mga mortal or physical na anyo. Sila yung inutusan from spiritual. Malak. Alam ng lahat na ang anghel ay mga celestial messengers or beings at sila ay hindi sila gumagalaw or gumagawa ng mga bagay na hindi inuutos ng dakilang Yahuwa. Ang Yahuwa ay Hebrew na pangalan ng Diyos Ama na i-translate sa Greek na pangalan na Jehovah. From Jehovah, i-translate ito sa English na pangalan na Yahweh. Kasi walang vowels ng I, O, so yung YHB, it's nalagyan ng vowels upang maibigkas ito sa salita ng Roman text. But in Hebrew, ang tetragrammaton or apat na tetra, and in Greek meaning apat, grammaton ay gravity or bigat ng apat na letra. So yung bigat ng apat na letra, yud, hey, bab, hey, or YHBH on English or Roman text. Ang pag-pronounce, ang sa Hebrew may sarili kasing tunog ang bawat salita, ang bawat letra. So hindi kinakailangan ng vowel sa kanila. So ang yud, hey, bab, hey in Hebrew, pinopronounce yan na binibigkas na Yahuwah or Elohim Yahuwah. So, balik tayo sa mga anghel. Ang mga anghel ay in Hebrew ay tinatawag na malak. Mensahero ng dakilang mula sa langit na mensahero ng dakilang Yahuwa na immortal na siya makikipag-communicate at usap sa mga mortal at gagawa ng mga tungkulin na ibinigay ng dakilang Yahuwa na immortal para sa mortal. So, hoping clear tayo dyan sa kuan ng pagiging isang anghel. So, ang mga anghel ay ibinibigay ng dakilang Yahuwa sa panahon at oras ng kagipitan. Sila mga anghel na tumutulong na malutas ang inyong mga problema. Sila yung magbibigay sa inyo ng pag-asa, pakiramdam ng hindi kayo nag-iisa. Din pakiramdam ng pag-ibig. Sa unawain na may mga bagay, lalo ng
ang isang tao ay isang mataimtim na panalangin ng kanyang ibinibigay parati, yung mga anghel ay gumagalaw ng kusa na according sa mataimtim na panalangin ng isang tao. May mga bagay din na ginagawa nila, example opposite sa iyong hinihiling. Kung ito ang nakita nila na mas makakabuti para sa iyong pagkatao or situations. Basta inyong tandaan parati na kapag tumatawag kayo ng anghel, ibig sabihin ang tinatawag nyo na enerhiya ay isang positive energy. Wala kayong iisipin or aasahan na negatibo na enerhiya or masamang pangyayari or gawain. Kung ang isang tao ay isang manggagamot na katulad ko, so ang tinatawag ko is healing angels. Pagkang isa naman na tao na mangkukulam or negative person, ang tinatawag niya ay isang demons angels or fallen angels na nasa ilalim ng lupa ngayon. Kapag ka ang inyong mga buhay ay hindi pa oras na or hindi pa natapos yung mission dito sa mundo at hindi pa dapat na mamatay, ang mga anghel ang siyang bumababa dito upang iligtas sa kamatayan ng isang tao na hindi pa natatapos yung mission niya dito sa mundo. Maraming panahon at pagkakataon na yung mga anghel ay nasa inyo na tumutulong. Minsan may mga tao na may tao na nagproteksyon sa kanila laban sa panganib at itong taong ito ay biglang nawala. Na hindi man lang natatanong yung pangalan or hindi man lang siya nakapagpasalamat. Maraming ganyan na pangyayari, hindi na mabilang. At saka sinauna pang panahon, lahat ng mga milagro na ginagawa ng isang apostles or isang prophets ang nagbibigay ng katuparan ay mga anghel. Sa mundo ng spiritualism or celestial, ang pangalan ng anghel ay napakahalaga sapagkat ito ay nagdadala ng kanyang kakansarili at kapangyarihan. Kailangan yung parating pagka binibigkas o tinatawag yung pangalan ng isang anghel ay kailangan mo itong pahalagahan at saka bigyan ng respeto at saka point of love. May mga anghel na tumutulong sa paglalakbay ng tao. May mga anghel na tumutulong din sa mga pagsulit na makapasa. May mga anghel din na tumutulong sa pag-ibig. May mga anghel din nagbibigay sa iyo ng pagkakataon ng renewal. Example, to become a better person after ng isang matinding pagsubok sa buhay. May mga anghel din na naghahanap ng mga nawawalang bagay. So pagka may ninakaw sa inyo, may mga anghel na maghahanap para sa inyo. Kung alam nyo at mataimtimin yung pagtawag sa anghel na nararapat sa isang problema. So sa madaling salita, yung pagtulong ng anghel ay nararapat naanyo sa kanyang kakansarili. Ibig sabihin kung anong pagkakayahan na ibinigay sa kanya ng dakilang Yahuwah o Diyos, ganun din siya tawagin at hingian ng tulong. So example, ang tinatawag mo isa angel of healing sa panggamot, so lalapit ka sa mga anghel na nagkagamot. Ang susi sa pagtawag sa mga anghel ay isang mataimtim na panalangin. At saka, of course, hilingin mo itong mataimtim na panalangin, ito na pagtawag sa kanila sa pangalan ng dakilang Yahushua or Hebrew na pangalan ni Jesus, original na pangalan ni Jesus. Lahat ng bagay at lahat ng mga problema o kaya pagsubok at saka mga kahilingan sa buhay ay kanilang isa sa katuparan. Meron ngang ibang mga anghel na upang makatulong sa tao ay ginagamit na instrumento yung ibang tao. Example, this time gipit ka, so nangailangan ka ng pera, makautang. Then nagpray ka sa anghel mo na tulungan ka, mataimtim sa ngalan ng dakilang Yahushua o Jesus,
Then, kapag ka pumunta ka na sa tao na hihilingan mo ng tulong, yung tao na ito ay hindi makakahindi sa kahilingan na iyong gagawin. Of course, hindi nyo dapat i-abuse. Remember na yung anghel ay isang makapangyarihan na lang, but divine. Divine siya. So, pagka in-abuse mo, hindi ka na niya tulungan sa susunod. Kailangan mong gawin ang paghingi ng tulong sa angels in a proper manner. Then, always na be thankful to them. Pagka example, natulungan ka niya sa isang task sa inyong buhay or problema sa buhay, before na nyo siya na i-pray na umalis, kailangan nyo i-pray over nyo rin sila. Example, in the name of Yahushua, Hebra, pangalan ni Jesus, pagpalain ka pa niya. At sa araw gabi na kailangan kita ikawin nandito sa aking piling, sa aking katabi, nagabayan ako bago pa man ikaw, bago pa man tawagin ko ang pangalan mo. So, ang anghel ay napakalaking parte yung magagawa niya sa iyong buhay. Itataas niya yung antas ng spiritualism mo. At saka, matataas din yung mga vibration mo. Yung vibration ng isang tao, yung guts, instinct. Na, example, bago ka umalis ng bahay, mabigat yung katawan mo, feeling mo, napipilitan ka lang umalis. Yung instinct na to, ito yung universal instinct na to, ito yung nagsabi, napaka-genuine ito, meaning, yung sinasabi niya lang sa iyo is, yung katotohanan lamang. So, always kayo na mag manipulates or yung instinct na ibinibigay sa inyo. Kasi kung may nila lang or bagay man na pinaka-genuinely na hinding-hindi ka tatraydorin or tanging kabutihan lamang na ibibigay sa iyo, yan yung vibration mo or yung instinct. Yung instinct or vibration na ibinibigay sa iyo na napepredict mo yung pangyayari or pwedeng mangyari or yung lalabas na kulay. So, ito ay na-i-develop ito ng isang tao sa pamamagitan ng malakas na koneksyon sa kanyang anghel. So, sabi ni Melchizedek, yung unang priest sa trono ng kalangitan, Melchizedek in Hebrew, meaning sa salita natin ng kanyang pangalan is King of Salem. So, hari siya ng kapayapaan, King of Salem. So, sinabi niya na darating ang panahon na yung mga anghel ay muling maglalakad sa lupa, sa anyo, at gumagabay sa tao. So, kaya ko ito sinishare sa inyo upang maging aware kayo na alam ng lahat na yung buhay ng tao ay binubuo ng tatlong elemento. Espiritu, hininga ng Diyos na ibinigay sa puso sa anyong tao at nagkaroon ng pagdaloy ng dugo or simbolo ng buhay. Merkaba. Kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay nabubuhay dahil sa espiritu, hininga ng Diyos na ibinigay sa iyo, kaya ka nabubuhay sa mundo. Kung ikaw ay kumikilala sa Diyos, sa dakilang Yahuwah in Hebrew or Diyos sa atin dito in sa vernacular na salita, kailangan mo ring maniwala or humingi ng tulong or humingi ng support sa tagapamagitan, tagapagitna ng mortal at saka immortal. Ang mensahero ng dakilang Yahuwah ay ang tinatawag na Malach in Hebrew, tinatawag na Angelos sa Greek at Angels sa English. So, ito yung sinishare natin ngayon. Be open. Napakadali na kontakin at saka hinga ng gabay, ng tulong at kausapin ang mga anghel sapagkat sila ay nandyan na bago ka pa man naging tao, nandyan yung mga anghel. Naghihintay lang na, na sila ay iyong tawagan at mataimtim ka na, malangin, na manalangin sa Ama na ipahintulot na niya na ang mga anghel niya, banal na espiritu ay mapasa iyo at kumabay sa iyong buhay na pang-araw-araw para sa pagbalik ng kalooban niya na ibinigay sa iyo. So, yan yung sharing natin ngayong gabi. Hoping so na maging clear at be open ng lahat. Ang panahon ay nandito na upang malaman ng tao ang isang malaking katotohanan na hindi tinuturo sa eskwelahan or pangtao na pangunawa. So, shalom. Magandang gabi sa lahat. May mga karagdagan pa tayo na mga info about angels
or how to connect, especially how to know your guardian angels, kung paano mo tawagin yung anghel mo, paano mo malaman yung pangalan niya, then paano mo i-harness, i-harvest yung inari at kapangyarihan na mayroon siya para maging daily living mo, makatulong sa buhay mo at saka sa pagtaas ng antas ng iyong pagkatao, spiritualism. I-upload ko to sa YouTube, may mga YouTube account ako na may YouTube account yung Divine Kabbalist, mostly na mga wisdom na ganito at saka yung mga masasela na wisdom na ay nandun ko ina-upload sa YouTube para mas maganda kasi dun kaysa sa, dito sa FB kasi dito mabilis matambakan, unlike sa YouTube na parating mabilis hanapin, mabilis siyang makita yung mga wisdom na sinishare natin dito, Divine Wisdom. Shalom, magandang gabi sa lahat. Yung YouTube account namin, ano nga yun? Divine Kabbalist Faith Healing. Parati ko naman na tawag dito, pinopost yung link nun. So, i-like nyo na lang at saka i-follow para yung mga surod natin na mga video, hindi kayo mahirapan, nasusundan nyo siya ng paisa-isa. Ay, salamat, andyan na pala. Hi, Therese. Okay, shalom. Yung kadugtong doon na natin i-add para kasi dito sa FB mabilis matambakan yung mga videos. Unlike sa YouTube, talagang masusundan natin na maayos. Magandang gabi sa lahat.